Romy and Nancy's Kitchen. For today's recipe, guys, magluluto tayo ng fried chicken. So, battle of fried chicken tong vlog natin ngayon. So, fried chicken ko versus fried chicken ni Mami Nancy. Ito, ang fried chicken ko is, hindi to typical na ibe-breading lang. Ibo-boil ko muna siya. Tapos yung pinag-boilan ko, yun ang gravy. Tapos ibe-breading natin siya. Ang ingredients ko is chicken, water, chicken powder, toyo, paminta. At sa akin naman, guys, ang gagawin ko ay mamarinate ko lang to. Then, after kong i-marinate yung mga chicken, i-deep-fried na natin siya. So, ang mga ingredients ng fried chicken ko, meron tayo dito, of course, chicken leg and thigh, pepper, patis, at calamansi. Then, ang sauce lang natin sa fried chicken na to, meron lang tayong ketchup. So, napaka-simple lang ng fried chicken na gagawin ko. So, tara na, guys! Simula na natin. Ito, ilagay ko to dito. So, si Mami Nancy muna ang gagawa ng chicken. Lagay natin yung... Toyo. Toyo. Oh, ilalagay mo siya sa toyo? No. Tapos, lagyan natin siya ng water. Hanggang makover lang yung chicken. Lagay natin yung... Chicken powder? Chicken powder. Pepper. Yan lang. Simple lang. Intayin lang natin siya mag-boil. After niyan, yan lang. Okay? So, papakuluan mo lang yan? Papakuluan ko lang siya. Intayin lang natin siya mag-boil. Maluto-luto yung chicken. Then, ever-breading natin siya. Okay, ako naman, guys, habang nagpapakulo si Mami Nancy ng chicken. So, meron tayo dito ang chicken, leg, and thigh. Meron tayo dito ang patis. Dalagyan natin siya. So, imamarinate ko siya sa patis. So, 1:1 lang to. Patis at calamansi at lalagyan ko rin siya ng paminta. Yan. Then, hahaluin ko lang siya. So, ito guys, minamarinate ko siya talaga ng overnight. Para mas sumiksik talaga yung lasa dun sa chicken. So, kung gagawin nyo tong recipe ko, i-overnight nyo yung pag-marinate sa kanya. So, ito na guys. Fast forward tayo. Kasi, meron na akong ginawa na nakamarinate na. Ayan. So, minarinate ko siya kagabi. So, ito na lang yung gagawin natin. I-deep-fried na lang natin ito. So, ganito ako mag-marinate guys. Gumagamit ako ng Ziploc. Tinatransfer ko siya sa Ziploc. Tapos, nilalagay ko lang siya sa ref. Tapos, kinabukasan, niluluto ko na siya. So, ganito ang gawin natin ngayon. Ito, okay na to. Luto na siya. Hindi naman siya masyadong lutong-luto. Kasi ipiprito mo pa. Oh, ipiprito ko pa to. I-drain lang natin. Kunin natin yung meat. Mukhang malasa yan, ha? Oo, kasi yung mga alam ko, yung mga malalasa na... Pangkanin. Pangkanin. Yung matipid, busog ka na. Okay, so habang hinahango ni Mami yung chicken niya, ayan, ilagay na natin tong chicken na nakamarinate ng overnight. Deep-fried na natin siya. Ito nga
tinanggal ko yung pinaglagaan natin ng chicken. Tinanggal ko, sinalin ko muna ito. Ito yung gagawin nating gravy. Tapos ito yung chicken. So, paano natin ito i-breading? Ibubuhos lang natin, simple lang. I-coat lang natin. Kakapit naman siya dyan. Ganyan lang. Ma-coat lang siya ng konti, oh. Ito, na-coat na natin lahat. So, mainit na rin yung oil natin. Ihulog na natin. Mag-chicken. Luto na naman to eh. Kaya huwag ka matakot na hindi maluto yung loob. Basta yung labas mag-brown talaga. So, ibabaliktad ko siya ulit, guys. So, ito, hanguin natin siya kapag yung color niya golden brown na siya. So, dapat crispy pa rin yung balat niya. So, lutuin natin siya hanggang maging golden brown and crispy. So, sobrang dali lang gumawa, guys, nitong fried chicken na ginagawa ko. Ito, alam ko ano to eh, Marikina fried chicken. Recipe yan ng lola mo dati. Oh, itong calamansi na may patis. Pero, yung iba, oo. Simple lang talaga. Merong classmate na taga Marikina rin. Ganito rin siya mag-fried chicken, parehas kami. Oo. And yung fried chicken mo rin, di ba, ma? Ganito din. Dati kasi, may ano kami, bago magpasko, mga siguro 6 months before, pinagbabastaan na namin yan, nag-aalaga na kami ng mga manok. Tapos kuha lang kami ng kuha doon sa kulungan. Pagka Pasko, nakababad na ng calamansi patis yun. So, Christmas, piprito mo na lang. Piprito na lang. Oo, maganda talaga pag nakababad overnight, no? O, nakababad lang lagi doon. Kahit overnight o 1 week siya nakababad doon. Okay lang. Mas malasa pa nga pag ganun eh. Pag mas matagal nakababad. May malaking Tupperware si Lola mo dati. Mm. Yun. Nakalagay doon yung mga chicken niya na nababad. Mm. Tapos pirito ka na lang kung sino gustong kumain. Pero ako nilalagyan ko pa siya ng paminta. Kasi yung naturo sa akin dati, walang paminta eh. Oo. Mas gusto ko lang may pepper, kaya nagdagdag ako. Halatang halata may sa'yo na pang ano talaga, pang madamihang tao yung kakain. Kasi pang, pira-piraso yung cut eh. Pang malalaking pamilya. Oo. Kasi ito yung, minabasta ako sa inyo nung araw. Kasi 5 yung anak ko eh. So, yung budget mo. Pang-tipid. Para oo, lahat makakakain. Makakain. Saka busog, hindi magugutom. Lahat may part. Oo. May part ng chicken. Yung sa akin kasi, leg quarter yung cut ko eh. So, hindi ko siya, guys, masyadong hinahalo, binabaliktad. One at a time lang kasi para ano, mas mabilis siyang mag-crispy at saka mas mabilis siyang maluto. So, antayin lang natin talaga siya. Wag niyong ano, ikot-ikutin lagi. Pero ito, okay na to. Yung iba sa akin, no? Mas mabilis yung maluto sa'yo kasi maliliit yung pati. Sakto yan. Pagkatapos niyo sa akin, tapos ka nang gumawa ng sus. Ito yung pinag-breadingan natin. Huwag natin itapon. Isama natin tong yung sabaw na pinaglagaan natin. Yan. Tapos, yan ang isa sa gawin nating sauce. Lagay natin tong butter. Mamaya, sasalang natin yan for the sauce. Kain muna natin to.
Dahan-dahan mo. Tayo mo lang. So, abangan nyo guys sa mukbang namin nito. Kasi kasama ng mukbang nito, fried chicken, kasama niya yung sinigang sa bayabas ni Mami Nancy. So, kung hindi nyo pa napapanood guys yung cooking ng sinigang sa bayabas, check nyo na lang, lilink ko dyan sa taas. So, baliktarin ko na ulit tong fried chicken natin. Ayan! So, malapit na guys. Nakukuha ko na yung golden brown. So, ganitong color ang gusto nating mangyari sa fried chicken. So, okay na to guys. Ayan, hanguin ko na. Tapos ka na rin ba? Hindi pa. Kukunin ko na. Pero si Mami, gagawa pa siya ng sauce niya para sa fried chicken. Oo, kasi ketchup lang kailangan nito, okay na eh. Pwede rin ng ano, toyo calamansi, no? Sa fried chicken. May ketchup ka ba? Meron. Ayun. May Del Monte. Kasi wala akong dalang ketchup. Wala na. Ito na yung pinaglagaan natin, saka yung pinag-breadingan natin. So, ito yung sasalang natin. Tapos nilagyan natin ng butter yun, ha? Hintayin natin lumapot. Dagdag tayo ng cornstarch kung kailangan. Kung ito ang magiging gravy natin. Ito gravy palang ulam na. Malasa na. Oo. Ay, ang tubig. Masyado na malapot. Tubig? Hinaan natin ng water. Mm. Dagdagan natin ng water. Kasi masyado malapot. Ayan. So, tara na guys. I-plating na natin itong fried chicken natin. At ipapatikim natin to sa kasama namin dito sa bahay, pero isa lang ang titikim para malaman natin kung sino yung may masarap na fried chicken. So tara na, i-plate na natin to. So, kasama natin ngayon yung brother ko na si Joseph. Siya ang titikim ng fried chicken namin. So, tikmo ko. Simulan mo lang. Ano yung tsura? Maganda. Tsurang fried chicken. Oh, bakit doon mo? Mali, sa ketchup yan. Oh, maya mo na yan tikman. Maya. Eh, ito muna. Ito talaga. Tikman mo muna ng walang sauce, gano'n. Yung walang sauce? Oo. Oh, ano lasa? Di pa nga ito mo mo yan, ang lasa. Masarap. Inuwi naman. With sauce. Ito? Siyempre. Ketchup lang naman yung sauce niya. Crispy pa rin. Lutong yung ano, balat niya. Malutong daw guys yung balat. Malutong. Oh, doon okay na. Okay ka na. Inom ka tubig, tapos tikma mo yung isa. Ito. One pinggan. Oo na yan. Sarap yung ano yung gravy. Chicken. Chicken din. O, dapat tikman mo kasi muna ng walang sauce. Masarap. Okay naman. Parang masarap? So, ano mas masarap? Ano mas prepare mo sa dalawa? Ito, kasi parang ano, natural lang siya. Kaya siyang ano, so parang may flour. Ah, so mas gusto mo yung walang breading? So, I'm the winner. So, ako
nanalo, guys. Wala na tayong iba pang tanong kay Joseph. Kasi ito daw yung mas masarap. So, ako nagluto nito. Ito si masarap mami. Pareho. Oh, pero masarap, guys, pareho. Mas nagustuhan lang ni Joseph yung fried chicken ko. So, hanggang dito na lang, guys, yung vlog ko ngayon. So, kung gusto niyo malaman itong recipe namin ni Mami Nancy, nasa description box below lang, okay? So, thanks, guys, again for watching Naomi and Nancy's Kitchen. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe, yes, like, and share. Bye! Thank you! Bye!